Yung mga idol, kamusta? Pinoy boxer ginulat ang bansang Thailand at Canelo Alvarez na pahiya sa sinabi ni Bibol. Pero bagong lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So matapos nga po makatikim ang isa sa mga Pinoy boxer na si Raymar Mitoda ng tatlong magkakasunod na talo sa kanyang kartada. Isa noong 2018 at dalawa noong 2019. Pero nakabawi naman siya kaagad mga idol nang pinanalo din niya ang kanyang tatlong huling laban sa pamamagitan ng knockout. So saan sa ngayon tumalam na naman si Mitoda ng impressive wins kalaban ng pambato ng Thailand na si Top N Pamon. Although hindi naman mga idol kilala ang Thailander dahil sa tatlong laban nito sa kanyang kartada, lahat talo. Pero malaki pa rin ang kanyang advantage dahil sa lugar nito sila mismo ng Pinoy naglaban. Bagamat kahit home court advantage man itong si N Pamon, hindi pa rin siya pinatos ng Pinoy sa bakbakan. At guess what mga idol, nadagdagan na naman ng talo ang record ng Thai boxer. Dinimolis lang naman kasi siya ni Mitoda sa loob lamang ng 4 na round gamit ang malatong na kaliwa nito, sabay paloap na maraming kombinasyon kung saan halos matay itong Thai boxer mga idol, at hindi na kinaya na tumayo para ituloy ang laban. At ngayon may record na ito na 15 panalo, may 6 na talo at 9 dito ay nakuha niya sa knockout. Samantala bakbakan ni Rais Alim at Mike Lanya tuloy na kung saan pumasok nga po ang dalawang super bantamweight contender sa tamang timbang. Ang American fighter na si Alim mga idol tumimbang ng 121.6 pounds. Ganitong bigat din ang nakuha ng ating pamato na si Mike Lanya, kaya wala na makakapigil sa pagharap nila bukas mga idol. Bagamat kung pagbabasihan naman natin ang katawan ng dalawang contender, matigas talaga ang bulas nitong Amerikano. Halatang pinagandaan talaga nito ang laban sa Pinoy. Ayon pa nga mismo kay Alim, importante daw ang laban niya kay Planya dahil dito niya daw papatunayan sa lahat na karapat dapat itong maging kampiyon sa kanilang dibisyon. Bagamat tiwala naman tayo mga idol sa kakayahan ni Magic Mike dahil hindi naman siya siguro magiging top contender kung wala naman ito may sinasabi sa bakbakan. At take note mga idol, si Planya ang Pinoy na tinagurian taga-upset ng mga prospect kagaya ni Rais Alim. Samantala, Dimitri Bibol pinahiya si Canelo Alvarez. Kung saan matapos nga po magbigay ng pahapyaw itong undisputed world champion na si Saul Canelo na sakaling matalo daw si Dimitri Bibol kay Sordo Ramirez sa kanilang bakbakan sa Abu Dhabi. Wala na daw rematch na magaganap sa kanila ni Bibol dahil obviously hindi na ito isang kampiyon. Yung tipong si Bibol pa talaga ang mag-adjust kahit siya itong panalo, at dinurog niya si Canelo sa unang laban nila. Bagamat agad naman nagribat ang Russian fighter mga idol sa sinabi ni Canelo na ayon sa kanya hindi niya daw talaga kailangan ang rematch Mexican superstar dahil may sariling goal ito sa kanyang kartada. Kung makipag-rematch man daw ito kay Canelo, eh para na lang daw yun sa malaking pera na makikita niya sa laban. Ibig sabihin nito mga idol, hindi niya lalabanan si Canelo dahil sa malaking accomplishment na makukuha niya dito. Pera lang daw talaga ang dahilan ni Bibol kung bakit payag ito sa rematch kontra sa undisputed world champion.